guys, welcome back again sa aking channel. So gagawa na naman tayo ng bagong video. So first, pag magme-makeup ka, palaging cleanse ang face. Okay lang kahit hindi clear yan, best. So nakapagkilay na ako for the eyebrows. Ginamit yung Sunny Eyebrow Powder and Gel. Tapos concealer from NYX para sa bottom part. Then naglagay ako ng primer. This one is from Wet n Wild. This is their Dewy Primer. So ina-achieve natin yung medyo glass skin effect, kaya Dewy Primer yung ginamit natin. Then maglalagay ako ng blush on. This one is from Colorette. This is their Colorette Color Snap. Gagamit lang ako ng brush para i-apply ang ating blush on. So this makeup look is a drunk blush makeup look. Updated version to kasi dati meron na rin akong video na drunk blush look. So binago ko lang yung techniques and also the products. Tapos ituturo ko sa inyo kung paano ko na siya ginagawa ngayon. Then tsaka tayo maglalagay ng foundation. This foundation is from Kymuse. This is two shades. Yung isa is ivory, isa naman is light beige. Madalas kong ginagawa yung mix and match sa shades kasi mahirap pumili online. Minsan too light, minsan too dark. Kaya sinasakto ko na lang, pinagmimix ko na lang para makuha ko yung tamang shade ko. Then okay lang naman talaga gumamit ng fingers kapag ka nagbe-blend ka. Then gagamit ako ng foundation brush para i-blend pa yung foundation natin. This brush is from Real Techniques. Then maglalagay ako ng concealer. This concealer is from LA Girl in the shade Porcelain. Kapag talaga nagko-concealer ako, heavy-handed talaga ako kasi sobrang laki rin naman ng eye bags ko para naman matakpan-takpan yung pagpupuyat natin, sis. So same pa din naman yung ginagamit kong brush na ginamit natin sa foundation kanina. Bukod sa pagtatago ng eye bags, nilalagay ko rin yung concealer sa highest points ng aking face para ma-highlight. Then, gagamitin ko yung Airspun Loose Powder ko. Ito yung isa sa mga paborito kong loose powder dahil nga sobrang nagtatagal siya sa face and affordable siya. Don't forget na lagyan ng powder yung neck mo kasi nilagyan naman natin yan ng foundation kanina. Then, gagamit ako ng bronzer. This bronzer is from Physicians Formula. Ito yung Argan Oil Bronzer nila. Bukod doon, sa Butter Bronzer, ito yung isa ko pang favorite na bronzer from Physicians Formula. Dahil doon sa smell niya, and sobrang pigmented din siya. At nagbibigay siya ng light glow. Then for our contour, gagamitin ko tong Vice Cosmetics na pang contour. Gagamit lang ako ng pointed brush para mas precise yung contour natin. Then itetest out ko tong pink flush na pang contour para sa aking nose contour. Pero in fairness sa kanya, sobrang affordable siya kahit na mukha siyang maliit dun sa pan. Super pigmented siya, tsaka maganda siyang pang-contour. So kapag magko-contour nga pala, make sure na konti lang yung kukunin mo kasi mas mahirap yung magbabawas ka kaysa magdadagdag ka. Then nilagyan ko lang yung side ng aking nose ng same powder para yung Airspun. Then lalagyan ko rin yung ilalim ng contour natin ng same loose powder para mas maging malinis yung contour natin, mas magmukha siyang precise. Then, aalisin ko na after 1 minute yung ating pinik na powder sa ating contour. So, dahil drunk blush look yung ina-achieve natin, dapat pakak talaga yung blush on natin. So, para sa ating blush on na powder, gagamitin ko tong Sunny na blush on. So, una kinuha ko yung peach shade, pero at the end, pinaghalo-halo ko din siya. Mura lang tong Sunny na blush on. In fairness sa kanya, super pigmented at saka mabango siya. Thank you.
para sa ating highlight, gagamitin itong Skin Potions Highlighter Palette. Paghahaluin ko yung tatlong shade. Kapag may narinig kayong umuulan, pasensya na kasi umuulan dito. So, hindi kaya ng boses ko lang. Kung maririnig nyo, excuse na lang po. So, nilagyan ko rin syempre ng highlight yung aking ilong para magmukha siyang matangos, pati yung chin. Syempre yung cheekbone, lalagyan natin talaga yun ng highlighter. So, para sa ating eye makeup, very basic lang. Gagamitin ko lang yung same blush on from Sunny, tapos ilalagay ko lang siya sa ating crease and sa ating eyelids. Yung brush na ginamit ko sa eye makeup is from OVW pa rin na brushes. Tapos kinuha ko lang yung glitter shadow from Focalure, tapos nilagay ko lang siya sa aking eyelids. So, naglagay lang din ako ng same blush on sa aking lower lash line. I-smudge ko lang siya sa ilalim. So, para sa ating mascara, gagamitin ko itong Mary Kay na mascara. Ito yung mascara na makakapag-separate talaga ng lashes mo tsaka makakapag-hold ng curl. Hindi lang siya sobrang nakaka-volumize. Saktong-sakto lang siya pag maglalagay ka talaga ng fake eyelashes. So, ito yung technique ko para magtagal yung pagkakahold ng eyelashes ko. Pagkatay yun ng mascara at saka ako magkukurl. Super effective siya. Then, maglalagay ako ng fake eyelashes. This one is from Shitty Shampin in the shade Bump. Then, maglalagay ako ng liquid lipstick. This one is from BLK Cosmetics in the shade Peony. So, this is our final look. Sana nag-enjoy at may natutunan ka sa akin. See you on my next one and bye!